Dahil nga sa nakita ni Dax na tila hindi naging masaya itong si Zoe, ay hindi na nga tinuloy ni Dax ang ganyang plano na isahan nga itong si Zoe. Dito nga ay sinabi niya rito na hindi umano ang totoo ang iniisip nitong si Zoe na katawan lamang ang kanyang habol. Talaga umanong totoo ang kanyang pag-ibig dito kay Zoe, kung kaya't handa siya na patunayan hanggang sa dumating ang oras na maintindihan rin ni Zoe at matatanggap din siya na talagang sincere siya sa kanyang pagmamahal dito kay Zoe. Kaya naman, nagpapasalamat si Zoe dahil kahit ganun pa man ang nangyari ay hindi pa rin siya tuluyang napahamak sa kabila ng kasalanan na kanyang ginawa. Hindi pa rin siya sinisingil ng nasa taas. Ngunit sa kabilang banda ay magtataka naman ngayon itong si Justine kung bakit wala pa itong si Zoe kung saan ito nagtungo. Ang sabi naman ng mga ibang doktor doon ay maaari umanong sinundo na ni Zoe ang kanyang ina na si Moira. Alay, magugulanta nga sila sa biglaang pagdating nitong si Zoe. Agad na tanungin ni Doc Joanne ito nga si Zoe kung saan siya nanggagaling. Kung sinundo na ba daw niya ang kanyang ina na si Moira. Ngunit nagulat sila dahil nataranta itong bigla itong si Zoe. Sinabi nito na nakalimutan niya na ngayon na pala ang araw na lalabas ang kanyang ina. Kaya naman agad niya itong tinawagan sa labis na pag-alala. Kaya naman napatanong itong si Joanne kung hindi siya galing kay Moira. Ay saan siya galing? Bakit ang tagal niya na nawala? Pag nag-uusap si Moira at si Zoe, nasa likod lamang itong si Justine na nakikinig at nagmamanman. Alam na niya ang nangyayari at batid niyang itong si Zoe ay lihim na naman na nakipagkita dito kay Dax kung kaya't bigla itong nawawala. Patunay na hindi pa siya galing doon kay Moira, galing siya kay Dax. Yun ang totoo. Kung kaya't napairap na naman itong si Justine. Kung gaano kasinungaling itong si Zoe kung kaya't hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito na hindi na ginagamit itong si Dax, lalo't sa kakaiba nilang mga kilos at galaw. Sa kabilang banda, dahil kay Doc Romualdo ay nalaman ni Doc Carlos ang kasinungalingan nitong si Moira. Galit na galit siya matapos malaman na siya pala ang tinuturong mastermind sa pagkawala ni Lolo Pepe. Ay, sa kanyang mga narinig ay tinubuan na naman siya ng sungay kung kaya't gagawa na naman siya ng mga susunod na hakbang. Hindi pwede na siya ang magiging mastermind at ituro ni Moira sapagkat pumunta lamang siya doon upang gamutin itong si Zoe. Siya na nga ang tumulong, siya pa ang mapapahamak. Sinasamantala kasi ni Moira dahil nga sa nagtatago itong si Carlos at may kasalanan, dinidiin na niya para tuluyang akuin ang lahat ni Carlos ang kasalanan. Tala, nakita nga ni Giselle itong si Moira na tila masayang masaya at nagse-celebrate sa tagumpay niya. Dahil sa wakas ay nagbunga ang kanyang mga plano dahil na rin sa tulong nitong si Dax. Nag-celebrate siya kasama nga itong si Nerissa. Dito na may aabutan nga siya nitong si Giselle na galit sa pagmumukha niya. Sinabihan siya ni Giselle na nakita na ba umano ni Moira ang kanyang sarili sa salamin. Tela isa siyang patay gutom na gutom na gutom. Alit, kahit anong gawing pang-aasar ni Giselle ay hindi pa rin magpapatinag itong si Moira at tuwang-tuwa pa ito sa mga nangyayari dahil kahit anong gawin niya ay hindi na niya mababago dahil sa bandang huli na sa kanya pa rin umano ang huling halakhak sapagkat siya umano ang nagwagi. Akala ni Moira dahil hindi naman talaga siya tantana nitong si Giselle ngayong nasa labas siya ng kulungan ay hindi titigilan ni Giselle hanggang sa malaman niya ang katotohanan kung sino talaga ang tunay na may salarihin. Bukod pa roon, hindi lang si Giselle ang problema nga nitong si Moira dahil nga si Carlos ay alam na siya ang tinuturo sa lahat kung kaya't umaaligid ito sa kanya at umahanap lamang ng tiyempo na ang makaganti dito kay Moira. Tatakutin niya ito dahil kung hindi ay ilalantad na niya ang katotohanan na matagal nang tinatago-tago tungkol kay Zoe. Anong takot na nararamdaman itong si Carlos lalo't maging si Zoe ay nilaglag na rin siya.